What is up, brothers? Welcome back to my YouTube channel. My name is WesB for another episode of WesTV. As you can see sa title ng video na to, gagawa ako ng oil-based perfume. Again, yung oil-based perfume, hindi ito yung typical na perfume na ginagamit natin like yung cologne, yung mga eau de toilette, eau de parfum, tsaka yung mga parfum na alcohol-based or hydroalcoholic perfumes. Itong oil-based perfume, guys, from the word itself, yung base niya is oil din. So, gagamit tayo ng carrier oil as base and of course, yung fragrance oil na napili natin. But before I start sa aking tutorial, gusto ko lang kayong i-invite sa darating na December 17, 18, and 19, 2021 sa Trendsetters Bazaar. Ayan, sa Mega Mall po yan, sa Mega Trade Hall 3. Nandun po kami, magkakaroon kami ng booth doon, yung Percent Manila and WesB Perfumery. So, kita-kita po tayo kung gusto niyo pong bumili ng mga products namin, yung mga perfume, itong oil-based perfume na gagawin ko, ibebenta ko rin yun doon. And syempre, yung mga raw materials din sa paggawa ng perfume, home fragrances, at yung mga car diffusers. Alright, so nagsalamin na ako dahil hindi ko makita yung sarili ko. And yun na nga, mag-start na tayo. Napakadali lang ng procedure na to. Kung nanood kayo or kung napanood niyo yung mga previous videos ko about oil-based perfume making, ganun lang din kasimple yun. And this time, ang napili kong amoy na gagawin kong oil-based perfume is yung aking The Secret for Him and Her. Ito po ay medyo sweet and fruity na smell. So, pwede siya sa babae, pwede rin siya sa lalaki. So, ito po yung The Secret by WesB Perfumery. Ayan. And of course, for our carrier or base, ang gagamitin ko naman ay yung grape seed oil. Pwede rin siyang gamitin carrier para sa mga massage oils. Pwede rin siyang gamitin sa skin natin. So, very safe tong grape seed oil. And last but not the least, syempre ito yung mga dropper natin. Yung amber bottle, glass bottle po ito, and then meron siyang dropper. Kasi nga, oil-based siya. So, hindi siya pwede sa mga sprayer bottles. Kasi nga, magka-clog yung sprayer kapag pinisik natin yung oil-based perfume. So, dito lang siya. Ayan, ito lang yung mga recommended or appropriate na bottles para sa mga oil-based perfume tsaka yung mga roll-on bottles. And syempre, maliliit lang din siya kasi tipid naman siyang gamitin kasi nga oil-based siya. Hindi siya pinipisik, so mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano siya ginagamit. So let's start! And as you can see, guys, ito na yung ating mga materials na gagamitin. Of course, yung ating carrier oil, which is yung grapeseed oil, yung aking fragrance oil na The Secret for Him and Her from WesB Perfumery, and meron din tayong beaker or measuring, and then may dropper tayo na hindi naman masyadong magagamit, and yung ating bottle. So ayan. So first procedure, syempre, susukatin natin yung ating fragrance oil. So ang ratio ng ating gagawing oil-based perfume ay 30% oil concentration. So we will be needing 30 ml of our fragrance oil. So ayan. 30 ml siya. Pakita natin. Ayan, so 30 ml siya. Nasa between siya ng 20 and 40 ml. Now, ito namang grape seed oil. So kakailanganin naman natin ng 70 ml ng grape seed oil kasi total of 100 ml lang po yung ating gagawin. Matapon, nasasayang. Medyo mahirap. Ayan. So, meron na tayong 100 ml. Ito na yung ating fragrance oil and yung carrier oil. So, paghahaluin lang natin sila, guys. Ayan. Yung texture ng grapeseed oil, medyo mas makapal siya kaysa sa fractionated coconut oil. So, mas malagkit siya pero mabilis naman siyang ma-absorb ng skin natin. And safe sa skin ito, guys, kasi grapeseed oil siya. So ayan, and yung mixture natin is yellowish. Tapos sobrang amoy na amoy din yung fragrance oil kasi nga 30% yung oil concentration niya. So itong dropper natin, ginawa ko na lang siyang stirrer. And by the way, guys, kung gagamit kayo ng carrier oil as base, siguraduhin nyo na unscented siya or walang amoy kasi magko-conflict yung amoy niya doon sa fragrance oil na ilalagay natin. So, hindi mo na maa-appreciate yung amoy talaga ng fragrance oil na napili mo.
ang best recommended talaga guys na carrier oil, lagi kong sinasabi, is jojoba oil. Kaya lang kasi mas mahal siya compared sa mga grapeseed oil and fractionated coconut oil. So best alternative na tong grapeseed oil and yung fractionated coconut oil. So yan, tapos na nating timplahin itong ating oil-based perfume. And ang susunod natin gagawin, syempre, isasali na natin siya sa ating mga bottles. Ayan. So yung capacity ng bottle na to ay 10 ml. So makakagawa tayo ng 10 piraso nito. Ayan. Alright, so bubuksan natin siya and medyo malaki naman yung kanyang bibig. So I think hindi natin kailangan gumamit ng funnel. Kaya na siya nitong beaker. Ayan. So 10 ml. Lagyan na natin siya. A few moments later. So ayan guys, hindi ko alam kung bakit hindi siya umabot ng 10 bote, pero ayan, naka 9 pieces ako nito. Ayan, siguro medyo na parami yung lagay ko sa ibang bote, pero ayan, tekta 10 ml siya guys. So ngayon naman, gagawan ko siya ng label. Ipapakita ko sa screen yung itsura ng label ko before, kasi gagawan ko siya ng bagong label para medyo mas madali siyang i-print. So ayan guys, gumawa ako ng label para dun sa The Secret ng oil-based perfume ko na ginawa. And ipiprint ko na siya. Ayan. So yan guys, na-print ko na yung label para dito sa aking oil-based perfume na ginawa. Before yung ginawa ko last year, itong The Secret, ito yung itsura nung kaniyang bottle noon. And as you can see, medyo faded na siya dahil last year pa to. And ito na lang yung natira dun sa mga ginawa ko kasi nabenta ko na siya. Kung paano siya gamitin, ganito. Bubuksan nyo lang siya. And para siyang yung sa face serum, diba? Patak nyo lang siya sa wrist ninyo. And then, i-rub nyo. Tapos, ikalat nyo sa likod ng tenga ninyo, sa leeg nyo, and sa damit nyo. And maaamoy nyo na siya sa buong katawan ninyo. So, dahil oil-based siya, kapit na kapit siya sa balat. So, itry na natin yung label na ginawa ko dito sa mga bote. This time guys, 10 ml lang ginawa ko para medyo mas mura nating mabenta. Ayan. O, diba? Mas klase siyang tignan. So later, ipapakita ko, i-close up ko para makita nyo ng mas malapit. So ito na yung ginawa ko guys. Anong masasabi nyo dun sa bagong label? Di ba mas minimalist lang siya? Ayan, mas malinis siyang tignan. Compare dito na merong kulay. Actually maganda rin naman to, di ba? Very elegant, very classy. Pero dahil nga gusto ko yung medyo mabilis lang na magagawa. Ayan. Ito na lang yung ginawa ko. And nakalagay din dito guys kung kailan ko siya ginawa. Ayan, and kung kailan yung expiration niya. So 1 year lang yung nilagay ko, pero pwede naman siyang ma-extend, pwede pa rin siyang gamitin as long as tinabi mo siya sa tamang storage, like hindi mo siya tinabi sa mainit na lugar, ganyan. So dapat nasa cold and dark place lang siya lagi. Ayan. And by the way guys, yung total na nagastos ko dito ay nasa 685. So ayan, kinumpute ko siya. 685 kasi itong fragrance oil na 30 ml,
100 ml to, pero 30 ml lang yung nagamit ko. So yung 30 ml nun, it cost me around 255 pesos. And then yung carrier oil, so naka 100 ml or 70 ml nga lang ako nun. So yung 100 ml nun, nasa 180 pesos. And yung mga bote, ayan, it cost me around siguro 25 pesos para mas safe. Ayan, so 250 yung 10 bote na yun. And total niya is 685. And kung ibebenta ko ang isang piraso nun, syempre nilagyan ko pa siya ng label, tapos dagdag costing din kung lalagyan ko pa siya ng pouch, yung mga ziplock na pouch para doon ko siya ilalagay. Kasi instead nakahold, doon na lang sa ziplock na pouch. So let's say ang nagastos ko lahat-lahat dito is nasa 750 at ibebenta ko siya ng 100 pesos each. So sa 100 pesos, meron akong 1,000 pesos. So sa 750 minus 1,000 pesos, meron na akong 250 pesos na tubo. Sa 10 piraso pa lang yun. So, kapag nakabenta ako ng, let's say, 100 pieces, so, meron na akong 2,500 pesos na tubo. Pero, syempre, mas bumababa yung costing natin kapag maramihan yung gawa natin and maramihan yung bili natin. So, yung sinabi ko sa inyo, approximate lang yun. Kasi, mas makakatipid kayo kung ang bibili ninyo is yung mga bigger sizes. Kung magma-mass production naman kayo. So, yan guys. Kung gusto niyo maamoy, kung gusto niyo subukan, itong oil-based perfume ko, yung The Secret for Him and Her, ipopost ko to sa aking Shopee account. Ilalagay ko na lang sa link yung Shopee account ko para makita nyo. And gaya nga na sinabi ko kanina, ilalagay ko rin to sa bazaar namin sa December 17, 18, and 19, 2021. Friday, Saturday, Sunday po yun. That's 2 weeks from now. Doon sa Mega Trade Hall 3. Ayan, sa Mega Mall po yun. For the Trendsetters Bazaar 2021. Thank you guys so much for watching this video. Kung na-enjoy nyo yung video na to, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Again, my name is WesTV and I'll see you again next time only here on WesTV. Bye-bye! We'll be right back.